Okay, so our topic for today Okay. Is yung mole conversion, okay? But before that, buksan ko tong PDF ko. Kita po ba yung screen ko, class? Hello. Papa. Ayan. Medyo marami-rami tayong di-discuss ngayon regarding sa mole conversion. Buksan ko lang yung marker ko, no? Ayan. So, we are done with intermolecular force. Actually, class, yung intermolecular force na yon eh, hindi pa tapos. Okay? Dahil after nun, different types ng intermolecular force from dipole-dipole hanggang dun sa pinaka-last type, which is dispersion force, eh, meron pa pong different terms. Okay? Which is yung properties ng intermolecular force. Okay? So, yung mga properties, eto, padaanan ko lang para mabilis lang tayo. Ito yung mga types. Ion-ion, dipole-dipole, hydrogen bonding, dispersion force. Tapos, sa mga properties naman, na hindi ko na di-discuss masyado, we have, teka lang, after ng London force, ito. First and foremost, we have yung surface tension. Ayan. Okay, yung anong property ng IMF. Surface tension, yan yung tension between the liquid and yung object. No? Katulad nito. Yan yung walking lizard na yan sa tubig. So, siya yung lizard na kapaglalakas sa tubig. So, nagkakaroon ng parang mirror dito sa tubig. You know? Tapos, creating yung tension, surface tension na ito rin. Yung mga lamok sa tubig. So, may parang mirror dyan, thin film. So, that's the surface tension. Ayun yung surface tension. Kita niyo po ba, class? Pagka may object, mano dun sa, especially sa water. Okay, yan yung surface tension. Kita po? Opo. Ayan. Tapos, we have yung formation ng meniscus. Concave meniscus, saka convex meniscus. Yung concave meniscus, pagka mas mataas adhesion sa cohesion, yung convex meniscus pagka mas mataas ang cohesion sa adhesion naman. Adhesion, the joining or interaction of the same materials ay the same ba? Hindi pala, unlike materials pala. Unlike yung different material, yan. Unlike, like yung tape and paper sa magkaiba material. Cohesion naman yung joining or interaction ng same material naman. Okay, cohesion. Ayan. Then we have viscosity, yung resistance ng liquid to flow. Parang yung sa Jordan sa water, mabilis bumaba ang Jordan sa water. Yung Jordan sa oil, medyo di nang bumagal, mabilis pa rin, pero mas mabilis yung Jordan sa tubig kaysa sa Jordan sa oil. At yung Jordan sa honey o polypropylene, ayun, mabagal yung ano doon. Yung bagsak ng Jolen doon sa honey. Bakit? Kasi yung honey ay meron mas mataas na viscosity, kumaga vicious. And last property ng IMF ay yung capillary action. Capillary action naman yung kakayanan ng liquid o water na mag-rise sa narrow tube, katulad nito. Yung sa thermometer, yung mercury, di ba, tumataas yun pagka mainit yung tao. Ganon din sa stem. Pag kinat mo yung stem, tisirit yung tubig, ano? Kasi may capillary action. Ayan. And some terms pa rin po, evaporation, vaporization, boiling, ayan. Yung vaporization may dalawang phase. Okay? Vaporization is the phase of yung liquid turning into gas. Magbo-boil muna yung liquid bago siya mag-evaporate into from liquid to gas evaporation. Boiling naman is the action of yung pagkakaroon ng bubbles sa liquid. Okay? Yun yung boiling natin. So, pakibasa na lang yung mga terms kasi i-upload ko lang din sa classroom natin yung properties ng IMF. Okay. And, meron pa pala rito, no? Joule mole. Joule is the measurement for energy. Mole is the measurement of the amount of a chemical substance. And this is our topic for today, yung mole. Okay? Yung measurement ng amount of sample chemical substance.
Yan. Yun na yun, ano? Yan. Okay? So, hindi ko na papa-assignment pa. Okay? So, close ko na to. Now, let's go do sa mole, ano? Yan. So, first and foremost, what is a mole? Okay? So, to. Mole and molar mass. Dito na lang. Siguro, ito na lang. Screenshot ko. Screenshot ko lang, class, ha? Ayan. Tapos, send ko for pala rito sa, ano, sa, usually kasi nagsisend ako rito ng topic, ano. Teka lang, class, ha? Hindi na ganyan. Hindi siya nag-paste. Ayaw, ulit. Print screen. Dito ulit. Space. At wala. Bakit wala? Maglalag kasi. For a while lang, class. Send ko itong outline ng topic. Hello. So, print screen. Mana naman kanina. Ace. Nakikita niyo ba, class? Hello po. Apo. Apo. Ayan, nag-delay lang ngayon. Tatambak mo. Wait lang, ha. Reset ko lang. Nag-delay. Nag-delay yung PC. Okay, so send ka na ito. Para kitain nila yung topic. Which is, molar mass na tayo. Ito tayo mag-sell. Okay, ayan na. Ayan na. Oh, ayan. Alam na nila yun. Okay, let's go. So, we have yung mole sa molar mass. So, meron tayong calculations, class, ha? So, demo ko lang yung calculations para mabilis. So, what is a mole? Okay. So, in short, a mole po is a unit of measurement for an amount of substance. In other words, ito yung parang unit of measurement para sa maliliit na bagay na marami. Maliliit na bagay ng panrami. Paano yun? So, like yung atoms, molecules, etc. Maliliit sila. Pero pagka nagsama-sama, marami sila. Parang yung buhangin. Ano? Buhangin, maliliit sila. Pero pagka nagsama-sama, marami sila. Nagigets nyo ba? Yung asin, maliliit. Pero pag nagsama-sama, marami sila. Asukal, maliliit. Pag nagsama-sama, marami sila. Parang ganito, class. Yung iklog, pagka meron ka ng 12, ang tawag natin doon 12 iklog. Tama ba, class? Pero pwede natin siya tawagin sa ibang bagay. Like, isang dosena ng iklog. Nakuha niyo po ba yun, class? Diba? Instead of 12 iklog, isang dosena ng iklog. So, parang ganun yung sa mula, no? Pamalit siya sa maliliit na bagay na marami. Another example, yung isang kahang sigarilyo. Yun, isa lang yun, pero isang kaha. Pero kung tutusin, ano yun? 20 pirasong sigarilyo. Tama ba ako? 20 ba isang kaha? Ang ganun. Kaya, isang case ng RC Big. O isang case. Ilan ba isang case? 6 ba yun o 12? Parang 6 mata, 6 ng RC Big. Nakuha niyo ba punto ko, class? Yun, ganun yung mole, okay? So, how big is a mole? A mole, tawag na to. Skip na natin. Tingin nyo lang sa classroom, ha? Kasi, so ganda yung sa computation, maintindihan nyo po. Ayan. 1,000 donuts cost 12 donuts. So, 1,000 sa 12. Isang pares ng sapatos, ibig sabihin dalawang sapatos yon. Isang box ng pencil, ibig sabihin 1/4 pencil, etc. So, I think you got the idea, no? Sa mga examples ko. Okay? So, wala na masyadong importante dito. Okay, ganito no, class. Let me open muna yung periodic table ko.
Okay, periodic table. Yung binigay ko sa classroom, naalala nyo ba yung class? Yung ito. Okay, hirap na nag-aabal sa oras ha. Sige. Okay, this one. Yan, naalala to. Yan. Diba we have used yung electronegativity, tama po ba? Tama po ba? Okay. Now, we are going to use yung average mass. Average mass naman tayo. Sino to? Hernandez. So, ang average mass po natin, yun nasa ibaba ng symbol. So, sa mercury, meron siyang 200.59. So, ito po in grams, ha? And yung lithium, 6.94 grams. Arsenic, 74.92 grams. Potassium, 209 grams. Naintindihan po ba ito, class? So, in grams siya, ito. Titanium, 47.88 grams. Kuha po ba? Hello po. Ako, sir. In grams. Ibang tawag pa sa kanya, class. Ito po ay 47.88. Ibang unit of measurement niya is, di ba, per ano siya, grams. Pwede siyang per mole. So, ibig sabihin nito, si titanium na 47.88 grams, merong equivalent na 1 mole. Ayan. Si chromium na 52 grams, meron siyang 1 mole. Okay? So, sa isang mole ng chromium, meron kang 52 grams. Sa isang mole ng iron, meron kang 55.85 grams. Naintindihan po ba yung class? Lahat yan isang mole. Pero iba-iba ang timbang. Nakuha po ba? Nakuha po ba, class? Yung ibig sabihin. For example, si hydrogen, sa isang mole ng hydrogen, meron kang 1.01 grams. Okay? So, pagka kinuha natin to, that will be 1.01 grams per mole. Okay? Naintindihan po yung notion na yun, ha? Gets in, class, ha? Kasi ito yun, eh. Shinortcut ko na lang. Okay? Sa bawat grams ng element, meron siyang isang mole. Okay? Yan, shortcutted na siya. So, ito, ibig sabihin, 12.011 grams, meron siyang isang mole. Okay? Yan. 1 mole cost to 1 molar mass. O, hindi pala, 1 molar mass ng element. Okay? Excuse me po. Ayan. So, yan, sinorkat ko na siya. Okay. Now, let us go to the next one. Ito na. So, converting to from grams to moles. Okay. Siguro dito tayo sa word. Ayan. So, isesend ko lang sa inyo ito sa classroom. Okay. Molar mass conversions. Okay, so ito pa rin yun, yung pinicture natin kanina, screenshot pala. Ako na lang magbabasa, para meron tayong klating oras na nagka-compute. The gram formula mass of a compound or element can be defined as the mass of 1 mole of the compound. Okay lang, class, doon na tayo sa problem, tapos basahin nyo lang itong parang theory niya. Para to save time. Okay, dito na tayo sa problem, okay lang ba? Ayan. Problem tayo. Siguro element muna tayo, no, sa element. For example, tong argon. Ito, number 8. So, umpisa natin sa number 8. So, let me open my Excel. Kasi dyan ako magko-compute. Okay? Ayan. Mas mabilis ako dito sa Excel. Okay? So, number 8 tayo, ha? So, number 8, sabi sa number 8, ito, how many grams? So, ano wala? Ang hinahanap sa problem po ay, ano po? Ano po hinahanap? Grams. Okay, so sabi kasi how many grams, diba? Tapos, sabi din sa number 8, how many grams are in 143 moles of argon? So, let me write that. 143 moles. So, we have 143 moles ng ano daw?
argon. Argon. So, AR yan, ano? So, paano natin susolve ito, class? Okay. So, first and foremost, kunin muna natin yung atomic mass ni argon. Okay. So, punta tayo sa periodic table, then hanapin natin si argon. Argon. Ito po si argon, kita po ba? Class? Ilan po ang atomic mass ni argon? That is? 39.95. Okay, 39.95. Ano po unit of measurement? Si argon po ay meron. Grams per joule. Okay. Ay, hindi joule yun. Wala pa tayo sa energy. Ano yung joule is? Measurement ng energy. Mole pa lang tayo. So, grams per mole. So, 39.95. Unit of measurement is grams per mole. Okay? Yan. Ano yung hinahanap sa problem? Grams. Okay. Ano given natin? 143 moles. Okay. So, cancel out muna natin yung mga like po na parang unit of measurement which is mole. Cancel. Ano po matitira? Grams, which is yung hinahanap sa problem. Tama po ba? Hello po. Ayan. Tapos, pagka grams ang hinahanap, ang ating operation is multiplication. Pakitanda na, pagka grams ang hinahanap, ang operation gagamitin is multiplication. So, that is 143 times 39.95 grams, ang sagot po natin ay ilan po? Our final answer is how many? That is ilan po lahat? 5,712.85. Nakuha po ba, class? Yan yung sagot. Kasi how many grams? Ito yung sagot. Okay? Ayan. Siguro i-save ko itong ano, itong Excel, okay lang ba? Para meron kayong batayan. Anyway, naka-record din naman itong video na ito eh. Ha? Next po. Ito, isang element lang to, ng argon. Paano kung compound na, hindi lang isang element? Like yung number 1. Okay, doon tayo sa number 1. Sa number 1, meron tayo beryllium iodide. So, dalawa na siya, no? Isang beryllium, saka isang iodide. Paano yun, sir? O, ganito yun. So, una muna, how many grams? Ano hinahanap po sa problem? Ano po hinahanap sa problem? Hello po? Nandiyan pa ba kayo? Diba grams? Nakita niyo po ba yun? O, sige. Ayan. Thank you. Tapos, ano yung given natin? Our given is 0.02 moles. Tama ba ako doon? 0.02 moles. Ayan. 0.02 moles. And then, yung ating compound or element is what? That is beryllium iodide or Be2. O Be2. So, that's Be2. So, baguhin ko yung ano, yung format ng 2. Kasi dapat siya ay subscript dahil siya ay isang element. So, dapat maliit yung 2 niya, hindi malaki. Ayan, medyo nagdalag ng konti. Okay. So, we have Be2. So, ano unang gagawin natin? So, kunin muna natin yung ano ito. Atomic mass. Okay? So, paano natin kukunin yan, sir? Wala lang sa periodic table yan. Wala pagka pinagsama, pero pagka pinagkiwalay, meron. So, we have muna beryllium. And then, we have the iodine. So, paano gagawin natin dito? Una, kunin muna natin ang atom. Ilan po ang atom ni beryllium? Ang atom ni beryllium is isa. Ilan po ang atom ni iodine? Dalawa. Sir, saan po nakuha yung 1? Saan po nakuha yung 2? Si beryllium, nakuha po. Kaya 1 siya kasi. 1 lang yung dito. Tama ba ako? Yan, 1. Si iodine 2 kasi 2 siya rito. Nakita po ba yun, class? Opo. Yan na. Malinaw yun, ha? Opo. Yan yung atom niya. Okay?
Next, after getting the atom, we are going to get the atomic mass for each element. So, beryllium. Punta tayo kay beryllium. Nasaan si beryllium? Beryllium tayo, ha? Excuse mo kung puro ako, ano? Parang kulang sa tubig. Anyway, ito yung beryllium natin. Ilan po ang atomic mass ng beryllium? Okay, we have 9.01. So, that's 9.01. Okay, next po, si iodine. Ilan po ang atomic mass or weight ni iodine? Iodine, where's iodine? Iodine. Ayun si iodine, oh. Kita nyo, ilan po ito? 126.90. Okay, 126 yan, hindi yan 128. So, let me write that. 126.90. Okay. So, anong gagawin dito sa mga numbers na to, sir? We are going to multiply this. The atom between the atomic mass. Okay? So, 9.01 times 1, baka naman, that is, syempre, 9.01. Okay? 126.9 times 2, ano sagot? That is 253.8. Naintindihan tong part na to, class? Kumbaga, pinag-multiply lang yung atomic mass dun sa atom niya. Nakuha po ba? Hello po. Tas yun, sir. Tas yun yung sagot. Okay? Next, after natin multiply, i-add din natin para makuha natin yung atomic mass ni beryllium iodide. Okay? So, pagpa-plusin na natin yan. So, 9.01 plus 253.8 will have 262.81. At ang unit of measurement is syempre grams per mole. Okay? Laging ano tayo at 2 decimal places sa class. Naintindihan po ba 'yon? 2 decimal places tayo. So, sulat ko rito 262.81 grams per mole. Alright. Okay. Ngayon, meron tayong atomic mass. Ang hinahanap po ay grams. Kung naalala nyo, pag grams ang nawawala, anong operation ang gagamitin? Multiplication. So, that's 0.02 times, ilan yan? 261.81. And the answer is, ano ang final answer natin, class? Ano po final answer natin? What's 262 our... po, sir. Ha? 262? Parang di naman ata. 262. Ano po yung final answer natin? That will be 5.2362. Ganun ba? Diba, ano tayo? Always what? 2 decimal place. So, that will be 5.24. Yun. 24. Okay, gets po? 19 done ba so far? Ayan. Okay, now, let us go to the next one. Okay, the next problem. That is a word. Number 2. Try natin to number 2. Okay, how many moles? So, ano nawawala? Sino nawawala? Mole naman, ano? Di po grams. Moles. How many moles, sabi? Tapos, are in 68 grams. So, ang given natin ay 68 grams. In grams. Ayan. Nang ano? Nang copper hydroxide. Ano yung copper hydroxide? CuOH2. So, let me write that. CuOH2. Okay. Ayan. Tapos, bagoy ko ito, ha? Kasi dapat subscription. Right click. Format. Subscribe. Ayan. Okay, kita po ba, class? So, anong unahin natin? Always what? Yung atomic mass muna. Okay? Ngayon, ilang elements po meron tayo? Isa, dalawa, tatlo, apat. Ilan po yan? Ilang elements yan? ICT, ilang elements po yan?
Ilan po? Dalawa ba? Tatlo po yata, sir. Okay, tatlo po ata, sir. Opo, tatlo siya. Okay, we have copper, oxygen, and hydrogen. Then kunin natin atom sila. Ilan po atom ni copper? May nag-check. What? Okay, one. Okay, good. Okay, wala nag-check. Akala ko may nag-check. Tuloy tayo. Copper is one. Oxygen po. Two. Okay, two. Bakit two? Kasi ito ay one. Eh, mayroon two doon sa labas ng parenthesis. So, one times two is two. Ganun din si hydrogen. May one siya. Pero dahil may two sa parenthesis niya, so one times two will be two. Okay? I hope naintindihan po yun, ha? So, this is two and this is two. Okay, tapos na po ba tayo, class? May gagawin pa ba? Anong, may next step pa ba tayo? I-add na ba natin to? O may kukuni pa tayo? ICT. May kukuni pa ba o i-add natin yan? Wala sumagot. May kukuni pa pa. Okay, kukuni pa. Okay, yung atomic mass, ano? So we go to copper first. Copper, you see copper. Copper has how many mass? Ilang grams? 63.55. Okay. So that's 63.55. Oxygen, ilang po si oxygen? Oxygen has 16. And saan na yung Excel ko? Here, 16. And hydrogen has how many? Si hydrogen po merong 1.01. Kita po ba, class? 1.01. Kaya 1.01 yan, ha? Okay, 1.01. Okay, next. I-multiply natin to dito sa atom. So, that will be 6.55 times 1. Siyempre, 63.55. 16 times 2 will be 32. And 1.01 times 2 is 2.02. Then pagkatapos po niyan, ita-total natin sila lahat, si 2.02 plus 32 plus 63.55. At ang magiging sagot ay 97.57. Naintindihan to, class? Hello? Apa. Huwag kakalimutan si unit at measurement, ha? Yan, grams per mole. So, ilan po ito? That is 97.57 grams per mole. Alright. Yan. Okay. Next. Ang nawawala po ay mole. Okay? So, i-cancel natin si grams. Grams ang matitira po ay mole. At yung hinahanap natin ay si mole. Okay, anong operation po ang gagawin natin pagka mole ang hinahanap? Kung ang grams po ay multiplication, si mole po ay ano po? Yung opposite niya. Ano yung opposite niya? Okay, division. So, ang numerator natin ay laging yung given, ito, yung grams. Nakuha po, class, ito laging numerator, ha? Bawal balik ta rin yan, ha? So, that is 68 divided by the denominator. Ang denominator natin lagi-lagi ay yung atomic mass, ito. Bawal mabaliktad, ha? So, that's 97.57. And the answer will be rounded to 2 decimal places. Ilan po yun? Ano yung final answer po natin, class? Ilang moles po yun? That is point what? Anybody? 0.7 po. Okay, 0.7 or 0.70. Okay po? Gets po ba? Nasusundan po ba? Opo. Pagka hindi nasusundan, ano, panoorin nyo lang yung video, i-upload ko lang sa YouTube, tapos sa classroom, i-attach ko po. Opo, thank you, sir. Yan, para reviewer. Yan. Sir? Yes po. Grams per mole lang po ba lagi yung unit or may iba pa po? Grams per mole lagi pagdating sa element, sa compound or molecule. Laging ganun, ha? Kasi, di ba, sabi,
Ay, kinulos ko na pala yung kanina rito. O, yung dito, kinulos ko na kasi. Ito pala yan. Isang mole ay equivalent sa kung ano yung molar mass nung element. Diba? At ang element po, may iba't ibang molar mass. Kada isang mole. Nako po ba, class? Kumbaga, shortcut ko na kasi kanina eh. Diba? Inano-ano ko yung dito eh. Isang mole ng hydrogen meron siyang 1.01 na grams or mass. Isang mole ng beryllium ay meron pong 9.01 na grams or mass. So, pare-pare silang 1 mole pero iba-ibang gramo. Nakuha po ba 'yon, class? ICT. Good job po, sir. Thank you po. Okay. Tuloy tayo ha. So, let's go to another problem. Tala may time pa naman tayo. Next one. Let's try solve isolve naman tong ano. Number 4, ammonia to. Ang tanong, how many moles? So let me write that. How many moles? Moles naman siya. Nang ilan po? How many moles ng are in 1.2 times 10. Actually ito ay raised to the third power, no? So, that's 1.2 times 10 raised to the third power grams. Ayan. Nang ano, ito, ano, exponent to ha. Gawin ko ng exponent. Doon sa example, hindi nagawang exponent. So, format cells, hindi siya subscript, but rather superscript. Ganyan yung tsura niya, no? Exponent siya. Then, grams of ammonia. Ano yung ammonia? NH3. So, let me write yung NH3. Okay. Tapos, superscript yung 3. Subscript pala. Sorry. So, right-click, format cells, tapos subscript. Kasi element siya or compound. Okay. So, here, kunin muna natin atomic mass. So, we have two elements. We have nitrogen and hydrogen. Okay. Tapos, gilid ko lang. Atom po ng nitrogen is 1. Atom po ng hydrogen is 3. Nitrogen, atomic mass po. Nitrogen. Ito si nitrogen. 14.01. Kita po ba, class? 14.01. Okay lang ha. Medyo binibilisan ko ng konti. And hydrogen, we have, as usual, 1.01. Kasi 1.01 narito eh. Kopyahin ko na lang yan. Okay? And multiply tayo ng atom sa atomic mass. So, 14.01 times 1 will give us, syempre, 14.01. At 3 times 1.01 will give us 3.03. So, total natin siya. Okay? 14.01 plus 3.03 will give us 17.04 grams per mole. Kuha po ba ito, class? Hello po. Naintindihan to so far. Next. Ay, hindi pa pala. Isulat ko pala dito. Para, yan. Grams per mole. Okay, as usual, cancel mo yung grams. Grams. Matitira po ay mole, which is yung hinahanap sa problem. Okay. Next. Paano to? 1.2 times 10 to the third power. Ba't may ganun, sir? Ang tawag dyan, scientific notation, class. Kaya may ganyan kasi para shortcut, kung masyado mahaba yung number, whether thousand, million, billion, sina scientific notation nila, or yung decimal number, ang daming zero sa unahan, dot 0000, para mapaikse, scientific notation. So, paano natin si-simplify to, class? Okay, let's go to the problem. Ano? Meron tayo rito 1. Kita ba, class? 16. 1.2 times 10 raised to the third power. So, paano natin si-simplify siya? Ibig sabihin nito, class, itong decimal number na to, decimal point pala, hindi pala number, i-move natin ng ilang beses po? Ilang beses po natin i-move? Ilan? 2? Hindi po, 2. Ano po nakalagay?
Tatlo. So, 3. Ang tanong, to the left ba o to the right? Pagka positive, katulad to positive, to the right. Pagka negative, to the left. Okay, sa kanan. So, move tayo ng tatlong decimal places to the right. So, kung meron kang 1.2, i-move mo to ng 3 decimal places. So, we have 1, 2, 3. Ay dito, bakante. So, maglagay ka dyan ng 0. Tapos 0. Tapos yung decimal point mo ay narito na. So, ano na yung number natin? That is 1,200. So, ano po ito? So, kung i-rewrite natin yan, that is 1,200 grams. 19 diyan po ba, class? Apo. Okay, for example ulit. I have 12 naman. 12 times 10 raised to the 5th power. Okay. So, what is our real number? Ano yung pinaka-number natin? Anyone? Ano yung pinaka-number nito? Ha? 12 tapos may decimal ba yan? Meron ano? Ito, oh, invisible nga lang. So, mag-move ka ng ilang places po? 5. So, ilan po lahat yan? 12,000? Sure ka. 5 places. So, that is 1, 2, 3, 4, 5. So, maglagay ka dyan ng 0 dyan. Ilan 0 matadagdag? 5. Tingin ko hindi yan 12,000. Ano yan? So, ilan ba yan? That is 1,200,000. So, ilan to? Kung 12 times 10 to the 5th power. That is 1,200,000. Naintindihan po ba? Okay, ha? So, solve na natin to, ha? Ayan. Kumbaga, padagdag ng padagdag. Nag-umpisa tayo sa element, which is yung argon. Tapos, nadagdagan ng compound ng another element. Tapos, may parenthesis. Tapos, nagkaroon ng exponent. Positive. Mamaya may negative. Okay, yun yung last part. Tapos, review tayo bago kayo bigyan ng ano. Siguro, assignment, ano, regarding this. Dapat, maintindihan nyo muna. Review tayo next week. Okay, anyway. So, this is 1,200 grams. Ayan. So, sabihin natin. Ano yung nahanap po? Mole, pagka mole, division or multiplication? Multiplication? No. Division. So, 1, 2 divided by 17.04. The answer will be, ano yung final answer natin? That is mole. Ano po final answer natin, class? Anyone? Final answer po. Lahat ba to? 70.42. Okay, 70.42. Ayan. Always 2 decimal places. Okay? Siguro last 2 examples tayo. I hope medyo naintindihan itong part na to. Anong number na tayo? How about this one? Ayun, may negative po. Ayan, saya nito. Okay, how many grams man? Grams po yung nahanap. Grams. Tapos, how many grams? Ano number ba yun? Number 5. Are in 2.3 times 10 to the negative 4th power. So, lagyan natin yan. 2.3 times 10 negative 4. Ayan. Siyempre, ito ay mole. Okay, tapos, baguhin ko yung negative 4, gawin ko siyang exponent. Format cell. Tapos, superscript. Ayan. Then, balik tayo sa problem. In what? Calcium phosphate. Ano bing calcium phosphate? Ca3. Then, going back. PO32. PO3. Tapos, 2. Ayan. Tapos, gawin ko yung siyang subscript. And here, subscribe.
and this one subscript. Okay. So una, kunin muna natin yung ano. Ito yung atomic mass nito. So we have three elements, tama po ba ako, class? So we have calcium, we have ano ba to? Potassium ba to? Potassium ano, hindi naman phosphorus yun eh. Oxygen. Tapos gilid ko para magandang tingnan. So how many atoms does calcium have? We have how many? 3 po. Potassium has how many? 2 po. 2. Oxygen has? Ilan? 3 po. 3? Hindi ah, may 2 sa dulo. So 3 times 2, ilan po yun? 6. 6. 6. Okay? Then, syempre yung atomic mass. So gamitin yung ano natin na, yung ating tag ito, periodic table. Calcium tayo. Ito yung calcium. Ilan po yun sa calcium plus? We have 40.08. Okay? So, yan. So, yung accept ko. 40.08. Ayan. Siguro, in pictures ko lang to, no? Screenshot ko lang. Tapos, lagay ko sa, ano? Lagay ko sa classroom. Okay, tingnan nyo na lang yung video. Pwede rin yan. Potassium. Potassium tayo. Potassium. Kita ko muna para makita ko si potassium. Ito si potassium. Hindi pala siya potassium, ano? Phosphorus pala yun, eh. Phosphorus. So, si phosphorus, ilan po? 30.97. Tama ba? Kasi letter P, di ba? So, 30.97. And last but not the least, syempre, oxygen, paulit-ulit ito, 16. Okay, next po, multiply natin. So we have 40 times 3, 120.24, 30.97 is, times 2 is 61.94, and 16 times 6, we have 96. Then total ko po, kunin ko yung sum, we have 96 plus 61.94 plus 120.24. It will give us 278.18 grams per mole. Kuha to, class, ha? Hello po. Papa. Okay, naintindihan niya na. So that is grams per mole. Ayan. Next po, grams ang hinahanap. So ano yung operation na gagamitin natin? Multiplication or division po ba? Multiplication. Pero bago pala tayo mag-multiply, paano pala to? I forgot. No, nagmamadali kasi. So anyway, so we have 2.3. Di ba pala natin nasisimplify yun sa taas? Okay, then meron tayong times 10 to the negative 4 o 4th power. So, ganun din yung churi. Mag-umpisa tayo sa decimal number. Ito. Tapos, apat na moving, ano? Apat na galaw. Kasi lang, negative siya. So, kung positive po, going to the right. Pag negative, going to the left, yung opposite. Saan po yung left? Sa kaliwa. So, apat. So, mula dito, that is 1, 2, 3, then 4. So, nasa na yung decimal number natin? Nandito na po siya, ano? Sa unahan nito. Ayan. Tapos maglalagay ka lang ng ano po, ng zeros dyan. 0, 0, 0. So ano po yung real number natin? That is 0.0002 tapos 3. Nakuha po ba, class? Hello po. Ayan. So type ko na rito, ha. That is 0.00023 mole. Tapos, ganito ha. Baka sabihin nyo, sir, di ba dapat 0.0 ang sagot dyan? Kasi 2 decimal places. Di ba? Kasi sabi ko, di ba, laging 2 decimal place. So, dapat 0.00. E pagka ganon, at puro negative yung exponent, puro 0 yung magiging sagot natin. So, parang di naman tama. So, gawin natin,
Lagyan naman muna natin mga zeros, tapos yung dalawang number ilagay natin. Kung tatlo yan, di round up mo dito. Papunta rito. Naintindihan po, class? Hello po. Apa. Okay, so far, ano? Okay. So, let's compute grams multiplication. Balik tayo doon. So, that's 0.00023 times, ano yung isa? 278.18. The answer will be, ilan po? Unit measurement is grams. Ano po yung final answer natin, class? That will 0.06. Kasi 2 decimal places. Okay, thank you. I think may 10 minutes pa tayo. Last, one last example, okay lang, class? Total naman, late tayo nag-umpis eh. Ha? Last na? Sige, last example tayo. Let's try this one. Yung ito, yung manganese. Tapos lagyan lang natin ito ng exponent. Siguro negative. So, hinahanap grams. So, let's put yung grams. Tapos, yung given natin is 1.11 mole. Pero lagyan natin ng ano, ng exponent. Siguro negative. Negative 9. Taas naman 0. Oh, sige, negative 9. Tapos, this is mole. Okay? Negative 9. Sige, lagyan natin ng mole. Okay. Tapos, gawin ko itong superscript. Ayan. Tapos, format cell. Superscript. Ayan. Tapos, yung ating compound, we have ito, manganese, Mn3. So, that's Mn3. Okay. And then, SO4 then 7. So that's manganese sulfate. Ano? Subscript ko lang itong 3 pati yung 4 saka yung 7 subscript, tapos yung 4 then yung 7 10 to 7. 10. Yes po. May 9 minutes pa tayo. Sige, tapusin ko to ha. So we have manganese. We have sulfur. Then we have oxygen. So meron tayong tatlong elements. Manganese atom po is 3. Sulfur, ilan po sa sulfur? We have 7. Oxygen, we have 28. Kasi may multiply dun, ano? Then next, let's get yung atomic mass ng manganese. For manganese, we have ito, this one. 54.94. Okay, let me type that. So we have 54.94. Okay, next, so sulfur. Sulfur has 32.07. And siyempre si oxygen ay 16. Then, multiply po natin sila. So, 54.94 times 3. Ayan. 32.07 times 7. At saka 16 times 28. Total natin. So, let's add all this up. 448 plus 224.59. 164.82. All in all, it's 837.31. grams per mole. Okay. So, type natin dito sa taas, 837.31 grams per mole. Okay. Next, simplify natin itong 1.11. So, paano to? So, we have 1.11. Tapos, negative. At pala, ginawa kong positive, eh. Anyway, negative yung nakalagay dyan. So, going to the left. So, magdagdag ka lang ng 8 zero dito. No? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos yung 1. Tapos, i-round up mo yung 1. Siyempre, 1 pa rin. Nakuha class, ayan siya.
Okay, apat ng 8 tapos dalawang 1. So let me type that. Search. 1 2 3 4. Ay, lagyan ko na apostrophe. Ayan. Para hindi mawala. Points. 1 2 3 4 5 6 7 8 tapos 1 and 1. Kaya 11 kasi pag ni-round off mo 1 1 1 eh 1 1 na lang siya. Hindi siya madadagdagan. At mole. Naintindihan po ba yung simplification ng ano natin, scientific notation dito? Hello, ICT? Ayan. At ang hinahanap po ay grams. So, grams. Pagka grams, division or multiplication? Multiplication. Okay, multiplication. 837.31 times 0.1234, 1234, 11. And the answer will be? Ayan. Ano ibig sabihin yan? Bakit may E? Ibig sabihin ng E, yun times 10. Tapos, negative 7 siya. Ayan. So, isi-simplify mo pa to. So, ibig sabihin, dahil may 9 na sa saunahan, ilang 0 na dadagdag ko, class? 6, di ba? So, point. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, dalawang number lang kailangan ko, that's 92. Hindi siya magiging 93 dahil ang katabi niya ay 1. So, that's 92. Final answer is this one. Okay? Naintindihan po ba, class? Paki-review na lang siguro yung video, no? Tapos yung mga pictures na isi-send ko sa inyo. Okay? So, that's it. Siguro. Minimize ko lang kasi screenshot ko pa yun. Attend sa siguro tayo. May tanong pa po ba? Kasi 5 minutes na lang tayo. May question pa po ba? Wala na. Okay, review na lang kayo sa ano ha, sa classroom. For a while lang, stop yung ano, yung presentation. Tapos stop ko rin yung recording.